So good morning guys, mula dito sa Welcome Arch ng Bulog Topo City, Zambales, ay muli kong babalikan ang bayan ng Butolan para kumustahin ang ginagawang daan patungo ng Tarlac o yung Zambales to Tarlac Road o yung tinatawag din na Capas to Butolan Road. So ito na nga yung mga guys, yung update sa ginagawang tulay dito guys. Ito yung pinakamahabang tulay na magdudugtog ng Zambales papunta ng Tarlac. Ito yung tutungo na ano guys, ng Sitio Baag dun sa San Jose Tarlac. Inaasahan itong matatapos sa next year guys, 2025. Inaasahan ang biyahe mula dito sa Butolan hanggang doon sa San Jose Tarlac pag natapos to guys ay isang oras na lang. Bali na ito nung panahon na ano guys, nung 1991 nung sumabog ang Mount Pinatubo. Natabunan kasi yung mga ginagawa nilang daan dati. So nung ginawa nila, nag-divert sila. Supposed to be ano, Bambang to Butolan Road ito guys, pero nilinis nila dahil sa nangyari yung pagsabog ng Mount Pinatubo. So ito pala yung ano guys, hybrid pala yung mga karikari natin doon kung saan dumadaan yung mga kalabaw ng mga resident dito guys. Lalim din ha, para lang makapagdala ng mga dalakal dito sa bayanan ng iba. Ito naman yung ano, ginagawang quarry dito guys sa mga Butolan. Itong lahat na kinakot dito guys, binabiyahe na yan na ano, ng mga barge mula dito hanggang dun sa Manila de Bay, sa ginagawang airport dun sa Bulacan o hanggang dun sa Mall of Asia. Ito yung Barangay Bangan, Butolan, Zambales. Sa katabi nito guys, maraming mga isda dito guys. Yan, apektado daw yung mga kabuhayan nila dito guys dahil sa ginagawang pagmimina dito. Mula daw nagsimulan ng pagmimina ng lahat dito ay kumunti na lang yung kanilang nahuli. Pagkatapos ko doon guys ay pumunta naman ako ng Barangay Puntagit, San Antonio, Zambales para makita ang kanilang napagagandang beach. Dito makikita nyo yung pagsasalubog ng ano guys, ng ilog at ng dagat. Yung mga nakikita nyo ano na yan guys, na bangka, yan yung mga tourist boat na nagdadala dun sa mga isla dyan, yung mga yan. Balang buhay dito guys ay kulay puti. At yung katubigan nila dito guys, napaka-blue talaga, napaka-linaw. Ang sarap malino dito guys. Dito pala sa Puntagit, ang ganda na eh. Napakarami pa tourist spot dyan na mula dito sa Puntagit. Pwede yung pagsasalubong na ano guys, ng ilog at ng dagat. Pag lumalagay yung tubig dun sa kailugan nila guys, binubuksan nila yan. Pag maliit naman, tinatabunan nila yan para hindi makawala yung tubig. So ito naman yung ano guys, yung sa Tamaya Post dun sa Bagat. Grabe oh! Morong Road. Kita nyo yun, yung mga nagbabiyahing barge kung talang Manila Divin. Yan yung mga naghahapot na ano. Ito yung Tamaya Post. Papunta doon.
doon sa Manila the Great. So yun, nandito na ako sa ano guys, entrance ng Bataan Nuclear Power Plant. Pagkatapos ko dahil ay pumunta na ako dun sa Tabong Beach, dito sa Loob Beach, sa may Bagak, Bataan. Napakaganda na dito guys, kasi yung buhay nila kulay-puti din. Pagkatapos dun guys, nakarating na rin ako dito sa may Friendship Tower ng Bagak, Bataan. Pagkatapos doon guys, ay dumiretso na nga ako ng Marimelas, Bataan. Ito yung welcome arch ng Marimelas, Bataan guys. Pagkatapos doon, dito na ako napalipas ng hapon dito sa may Sisiman View din. So tara guys, sabihan nyo sa ating gagawin na naman road trip adventure. So good morning guys, mula dito sa Welcome Arch ng Olongapo City, Zambales, ay muli kong babalikan ang bayan ng Butolan para kumustahin ang ginagawang daan patungo ng Tarlac o yung Zambales to Tarlac Road o yung tinatawag din nilang Capas to Butolan Road. So nandito na ako sa may Barangay Bakilan, Butolan, Zambales guys. Ito yung ano, yung Capas to Butolan Road. Diyan sa lang sa baba niyan guys, makikita yung Bakilan River. Magdudugtog yan papunta dun sa Bukaw River. Doon makikita yung pinakamalaking lahat deposit na nagmula dun sa Manpila Tubog nung pumutok noong 1991. Dan nga. Ang ganda lang 'yan. Ito nga 'yung kada. Kaya ata pa daw mga guys. Dito na lang ako. Wala ay pala no. Paano na idudugtong to? Oh. Paano pala nila idudugtong to? No? Ito yung daan, oh. Ah, gagawa ba silang paikot doon? Kalahati pala yung tatapos guys, oh. Ang sabi ng iba doon, yung daan na yun guys, oh, sementado na daw yun eh. Paikot pa yun doon. Malayo-layo pa. Yung huling punta ko dito guys, wala pa yan, oh. As in poste pa lang, yung mga ganun pa lang, oh. Yung mga haligi pa lang.
Natamad akong buwaba. Dito na lang ako. Pag ganun pala no, gawa nila. Tapos idudugtong dyan. Kakaiba tong tulay na to. Nagkamali siguro sila rin, no? Dapat dun yun eh. Pwede rin naman natapyasan na lang to, guys. Tatapyasan na palang pala to. Ganun siguro ano. Ang magiging plano siguro nito, guys. Tatapyasan na lang to dito para bababa dito. E mataas naman to dito eh. Tapos mababa naman yun dun. Para diretso na yun dito. Kalaunan siguro ano. Buhukahin din to. Ayun o, may river crossing to no. Tapos may nagpipiknik pala doon guys o. Maganda magpiknik sa ano, sa ilalim ng tulay. Tara na, mainit na. So ito na po yung ano, ginagawang tulay dito. Ito yung pinakamahabang tulay na magdudugtong ng tarlac papunta dito sa Zambales, guys. Ito na yung update. Tinatayang matatapos to next year, 2025, guys. Dito rin makikita yung ano, guys, yung map bakit. Yan yung kabundukan na yan, guys. At sa baba ng tulay na to, guys, ito na yung ano, Bagilan River. Manila de Bay, dun sa Bulacan Airport. Dun pa nagsabungap. Ito pala yung mga ginagamit nila, ano guys, oh. Kalabaw. Ayun yung ano, pinang hahakot nila ng mga talakay dito. At ito pala yung kanin mga patutumbong aita. Dito sila nagbabagsak. Dito guys, marami dito nagbibenta ng ulog doon. Ay, nagre-repack sa lago. Ayun yung isa sa kinakabubuhay nila dito. Ganito yan po sa kabundukan. Ayun yung mga ginagamit nila pang hatok. Tapos marami din sila mga tanim doon niya. Mga prutas, gulay. Ayun ang karitong. Puno ng ano ah. Malaki pala tubig ngayon dito guys. Ngayon ko lang doon na tempohan na ganito. Ang lalim ah. Dito sila dumadaan guys oh. Yan. Nilagyan nila ng paraan ng tanundaan ng mga bato. Yung ko lang naranasan na ganito kalalim dito ah. Ang lalim oh. Halika dito. Lahat ng mga kalakal nila guys, kailangan nila itawid dito. Hybrid pala yung mga kariton nila dito guys. Oh. Lalim din ha.
O. Napakalaki ng ano dito guys, ng lahar deposit. Ayan o. Doon pa lang yung minimina eh. Actually, meron din nagmimina dito. Yung mga truck. Yung ginagamit doon o, sa tulay. Lalim na po. Hanggang dito na sa bandang taas na hita. Ang galing ng aso. Tuwid yung aso guys. Ang linis na ano, tubig nila. O, diba? Yung mga abono yan guys. Oh. Abono sa mga pananim nila dun sa kabundukan. Yung iba pala guys, dito tuwada ano. Dito sila tumatawid. Maulan kasi sa bundok ngayon guys, kaya ganyan kalaki yung ano. Ganyan kalaki yung tubig ngayon. Diba? Ito na yung seaside nila guys. O diba? Grabe no. Oh. Ayun na oh, ginawa na nila ng pre. Gumawa na sila ng pier. Ganyan kalalagay yung ano guys, yung mga barge na humakahakot dito ng ano, ng lahar. Dinadala yan dun sa ano, sa Bulacan Airport. Ayun yung mga truck oh. Sila yung nagkakarga dyan. Ano pa yan lapitan yan? Ay ko. Oh, may mga lahing sila dito, boy. Ganda rin ang dagat nila dito, eh. Dami na, magkabilaan niyang guys eh. Dami na ng drum ah. Yun yung ginagawa ng mga mangisda dito guys eh. Yun yung ano, pamamaraan nila para ano, magkaroon ng boya. Pwede pala yun no? Yung drum. So yan boss. Ha? Tatlo, wala pa isa dun eh. Tatlo? So yung ganyan. Oh, nandun nga, nakita ko dun. Nandun sa gilid yung isa. Ginagawa pala yun niya. Buti hindi na bubulabog yung mga isda dahil dyan sa ano, minahan. Ha? Yan din na inaangan nila minsan mga mangingisda. Kaya nga eh. Kingin ng barko. Oo. Yung mga lar kasi na galing dyan, dinadala dun sa ano eh. Dun sa Bulacan. Yung airport na ginagawa dun. Saka dun sa Malopecia. Oo. Dun dinadala yan. Dinadala yan sa Moa? Oo, sa Moa. Bueno.
Ito naman yung ilog nila dito, guys, oh. Sama pa rin to ng butulan. Yan yung ano, sikat na kainan dito. Parang dampa. Pag meron kayong dala-dala dito pamingwit, guys, pwede kayong mamingwit dito. Pampalipas oras. Ang lino ng tubig, ano? Pwede rin maligo dito, guys, eh. Sa pagkatapos kong magdala sa butonan sa Balis, guys, ay nagtungo naman ako sa asa na produce sa Balis para tingnan lang kanilang sikat na paliguan dito, which is yung Pundakit Beats. Bala dito sa Pundakit, guys, dito kayo magkarakila ng bangka papunta doon sa Anawahin ko, saka sa mga sikat pa nilang isla dito sa San Antonio, Zambales. Dito, guys, makikita nyo rin dito ang pagsasalubong ng ilog sa kanang dagat nila. So pagkatapos kong magdala sa Zambales, guys, ay dumiretso naman ako ng balahan. So ito na nga po yun, yung entrance ng Bataan Nuclear Power Plant dito sa Murong Bataan. Di ba, guys? Grabe, oh! Kita nyo yun, yung mga birds na yan. Dalawa. Dalig pa ng ano yun, Zambales. Yan yung mga naghahapot ng ano, ng gahar. Pagpunta dun sa Manila de Bay. Sa particular dun sa ano. So, ginagawa ang Bulacan International Airport. Ganda rin, guys, ah. Pwede ko nga, huwag mo yung budget. Try lang.
ka na dito. Wala na. Dito na sa kabila. Thank you.